very special po, no, sa ating, no, sa ating mga anak ng Diyos, no. Tunay nga na ang araw na ito is na-celebrate po ng buong mundo, no, dahil sa kapanganakan ng ating Panginoon. So, marami pong mga discussion, no, tungkol po sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Tunay nga na maraming naniniwala, 1925. So, marami din nga hindi naniniwala dahil si Kristo daw ay hindi Diyos, kaya hindi sila celebrate. At marami din ng mga tao na tunay nga na sa kasanayan natin, so na-celebrate nila yung Kapaskuhan. Tunay nga yung Kapaskuhan ko ay napakalaga sa buhay natin, napaka-importante. No? Tunay nga na kahit hindi natin alam kung kailan yung pinanganak ng Panginoon, malaga ko ay isang araw dumating siya sa mundong ito. No? Tunay nga ipinanganak siya sa Sabsaban, siya po ay lumaking mahirap, namatay at nabuhay. At dahil sa kanya tayo pinagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon. Tunay nga na pagpanahon ng mga Pasko, Kapaskuhan, di ba, lahat ng tao busy. Kahapon, punong-puno yung ano sa Eteco. Hindi mo alam kung ano yung ang haba ng pila, talagang lahat, talagang namimili, mga pagkain, mga regalo, talagang busy-busy. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ang ating tatalakayin, makita po natin sa 2 Corinthians, chapter, thanks be to God for His indescribable gift. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niya walang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri, Ama, pinapasalamatan, Panginoon. Puri ka, patuloy ka, Panginoon, na kayo ang Diyos na panalama, Diyos na Creator. Kayo po ang Diyos na mapagpala, Panginoon. Puri ka, Panginoon, Lord, patuloy ka, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay po namin. Patuloy na kayo po ang Diyos ng pag-ibig, Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Lord. Patuloy ka, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya po'y bumaba sa mundong ito, Panginoon, bagamat kaya po'y sinasamba, Panginoon, sa kalangitan, pinupuri, ngunit salamat, Panginoon, tunay nga na iniwag mo po ang lahat ng iyon para kami sa gibing, Panginoon, sa mga kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, bilang celebration, Panginoon, ng iyong karawan naman. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong karawan, Panginoon, sa araw na ito, ay tunay nga nagkaroon kami ng pag-asa, Ama. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkasa nito. Tunay nga na ang pagkasa nito ay nagbigay po sa amin ng kalakasan po namin, Panginoon. Nagbigay po, Panginoon, Lord, sa amin, Panginoon, ng assurance, Panginoon, upang kami magpatuloy, Ama, na maglingkod sa iyo, Ama. Kaya salamat, Panginoon, sa araw nito. At bago kami umayo, Panginoon, Lord, na po'y humingi, Ama, ng paglilinis po ng aming mga nagawang kasalanan, Lord. Tunay nga, Panginoon, madalas na kami po'y nagkukulang, Panginoon, madalas na kakasala. Kaya Lord, sa araw ito, Panginoon, bago po namin tanggapin ang iyong sa mga salita, Panginoon, kami po'y humihinga, Ama, na paglilinis upang sa ganon, kami po'y karapat dapat, Lord, na makinig, Panginoon, sa araw ito. Kaya dalayan po namin ang aming gawain sa oras ito, especially pag-inibling ko, Ama, ikaw po nawa. Pagbigay po sa akin, Lord, ng karunungan na gagaling sa iyo, Lord, nawa ang iyong salita, Panginoon, sa oras ito, ito po'y may paliwanag po, Panginoon, mga kasimplihan, na hindi lang po maintindihan ko dito po'y may pamuhay, Panginoon, at maging kalakasan po namin sa buhay namin bilang mananampalataya, Ama. Kaya salamat, Panginoon, sa oras nito, nawa, ikaw lang po ang aming may taas at pagkakila. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya pagkatulog po natin, no, tuwing Pasko. Diba lang tayo, meron tayong mga hindi mali po malimutan talaga. So, nung bata kami, so meron akong kaibigan. So, tuwing Pasko, kami talagang dalawa, pinupuntahan lahat namin mga ninong namin. Kaya tuwing Pasko, marami kaming mga pera, manok, patok. Kaya yun, ginagawa po namin. Sa araw, so, kasi ginagawa namin, yung ninong niya, inuuna namin yung ninong niya, tapos ako, nagtuwang kami palitan. Kaya sa araw, meron nagpakilala sa akin na, no, na kung sino daw yung mangugulang ko, eh sabi niya, ito ba yung anak ni ganito? Sabi niya sa akin. Ako, ako. Ikaw yung aking inaanak. Sabi niya. Kaya yun. Yung hindi ko malimutan lang, yung binigyan ako ng ano, na pato sa pera, kaya masaya-masaya ako. Kaya nagpakilala. Pero karamihan na yun, di ba? Yung mga ninong,
Sa dami ng inaanak. Kaya salamat ng tunay na yung memorable na ano na bigay hanggang ngayon naalala ko, no? Tunay nga hindi ko malimutan. Kaya lahat tayo mga kapatid, so meron tayong mga talagang natanggap na mga regalo na hindi natin malimutan. At maging sa mga sa social media, di ba? Pag tayo nanonood, di ba? May mga napakamahal na mga regalo nila. Talagang makapawoga. At dito nga no, sa ating text sa araw na ito, tunay nga dito sinasabi niya na indescribable gift of God. So sa ibang mga translation, sinasabi rito yung unspeakable God. Ano sa mayroon? Unspeakable. Hindi mo kayang express yung anong regalo na pinagkaroon sa akin ng Panginoon. Ito na hindi mo kayang paliwag. Sabi kanina ni Sister Miriam, ito na yung natanggap na, no, na pinagkaroon sa akin ng pagmamahal ng Diyos. Hindi mo may paliwanag kahit gano'ng karami ng salita. Kaya binabasa ko ito sa mga maraming mga sa mga translation. Ginamit dito yung mga indescribable gift and inexpressible gift, yung hindi mo may payag, hindi mo maabot, masabi kung gaano kahalaga yung regalo ito sa atin. At yung wonderful for words, yung ibang mga translation. Tunay nga yung gift na ito sa atin, ay talagang hindi mo may paliwanag. Ito'y kaloob ng Diyos na hindi mo masabi, walang kapantay sa mga natatanggap po nating regalo. Kaya nga dahil sa kanyang pagmamahal, mga kapatid, so binigyan tayo ng ng regalo. Binigyan niya. Masahin po natin sa chapter 8 and 9. Ito po'y patungkol sa pagbibigay. Meron silang discussion po sa pagbibigay. Kasi si Apostol Pablo, siya sinulatan niya dito sa mga taga-Corinto na pinupuri niya yung mga taga-Macedonia. And sinulat niya, halimbawa din niya, yung mga taga-Macedonia na sila ay nagbibigay ng tapat. Sila po'y kusang loob na nagbibigay, masa silang bibigay. Kaya pinupuri ni Apostol Pablo ang mga kapatiran ito. At maging sila nung una, tunay nga na sila ay binibigay nila yung kanilang kaloob. Kaya ngayon dito, sinasabi na Apostol Pablo na pagdating niya doon dito sa Corinto, kailangan handa na yung mga kaloob nila para sa tulong nila sa mga taga yung church doon sa Jerusalem. Kaya dito sinasabi sa atin, bakit po sinabi ng indescribable gift? Kaya nga sinasabi niya kung iahambing yung mga kaloob nila, yung mga tulong nila sa ibang mga kapatiran, ito'y kapag i-compare mo si binigay ng Diyos sa kanila, ito'y walang halaga yung binigay nila. Walang nakiting halaga. Natunay nga na napakalaga yung pinagkaloob ng Diyos sa kanila maging sa atin. Dito ay hindi may paliwanag. Walang kapantay na regalo sa atin. Kaya mga kapatid, ating tatalakayin sa araw nito, tignan po natin kung bakit po sinabi ng Apostol Pablo na indescribable o unspeakable na regalo ng Diyos sa atin. Kaya meron pong mga reason kung bakit. Reasons why God's gift is beyond description. Kaya sabi niya, God's gift is beyond description because it originates from His indescribable love. Nagmula sa kanyang hindi maipaliwanag o may larawan na pag-ibig. Sabi nga ito sa John 3:16, gaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sumampalataya sa kanya hindi ng buhay na walang hanggan. Tunay nga, alam po natin na yung reason kung bakit po pinagkaloob ang Diyos Ama ang kanyang anak dahil po sa pagmamahal po niya sa atin. Yung hindi may paliwanag, hindi walang napantay na pagmamahal niya sa atin. Ganun po tadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak para magsakripisyo sa atin. Diba? Lalo sa dumating sa mundong ito, minahal niya tayo hanggang ngayon. Hanggang sa kabilang buhay. Natunay nga, dahil sa pagmamahal niya, nagmamanifest. Natunay nga sa iyong patuloy na susustain ang ating buhay sa laki ng pagmamahal niya sa atin. Kaya na dahil sa pag-ibig niya, mga kapatid, yung indescribable love,
So, ay hanggang sa pag-ibig niya, siya nagbigay. Kaya nga binigay ng Diyos. Binigay niya si Kristo. Nakupako yung kanyang ano. Talagang super-super yung pag-ibig niya sa atin. Kaya nga mapala. Kaya nga mayroong Pasko, mga kapatid. Yung diwa ng Pasko ay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? Kung titignan po natin yung buhay po natin, kasi nga hindi tayo kaibig-ibig, diba? Tayo talagang, kung inalis po natin yung ating sarili, examine po natin, napakalayo natin sa Panginoon. Sa lamang tayo, napakaliit ng buhangin sa kanyang harapan. Pero minahal niya tayo. Dahil sa laki ng pagmamahal niya, mga kapatid, si binigay niya, si Kristo. Kaya, ang Panginoon, tunay nga na, sabi ko kanina, mula sa dumating hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Hindi lang every December, kundi araw-araw ng ating buhay. Pero tayo, mga kapatid, di ba, karamihan sa atin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, so, araw-araw niya tayong pinaparamdam yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Kaya nga, because of His indescribable love, He called us His children. Tayo'y anak ng Diablo. Pero, dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Di ba? Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasalimutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Isipin yan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin. So, sino ba ano ang gandang pakinggan? Sabi niya, kitain niyo nung kasanunting katakkel, ipanagayat ka ang mga kayo. Katakkel. Well, sabi niya, hasta unay ipanagayat na kada kayo, ta maawagan tayo nga anak ni Diyos. Diba? Ang sarap pakinggan. Patunay nga na, isipin po natin, tunay nga na napakalaki yung pag-ibig niya sa atin. Then sa isinilang sila, ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kaguluhan ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya nga dito sinasabi niya, anak niya. Then, sa pag-ibig ng Diyos, tayo nakatanggap ng so, walang kasalanan, malikman o malaki, na hindi niya pinatawad. Lahat pinatawad niya. Di ba, sabi niya doon sa, ano, sa basahin mo natin doon sa Old Testament, di ba, tayo ay naging pusila, parang puting-puti dahil sa laki ng pagmamahal sa atin. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan. Kaya ganun po, kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Then, pagkita ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad na ng ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Diba po natin, yung kabayaran po ng ating mga kasalanan, kamatayan. Pero tinubos niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya yung awit kanina na paganda yung mga pinag-alaan na ano, tayo po'y bago na. Tayo ay new living dahil sa dugo ng ating Panginoon. Tayo nang buhay na, na bago. Bagong nilalang na tayo. Then, because of great love, He save us from the penalty of sins. Sabi sa Romans 6, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Kaya ating kasalanan, di ba kamatayan? Pero ang Diyos ang nagbayad yun. Kaya nga dahil sa kaloob ng Diyos, sa pamagitan ni Jesucristo, tayo po'y kanyang iniligtas sa kapamahalan. Kaya ang dating kalagayan po natin mga kapatid, kaawa-awa tayo. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, so, tayo po'y kanyang iniligtas. Patunay nga yung penalty ng ating kasalanan
tayo, deserve natin mamatay, papunta sa impyerno. Pero dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, tunay nga na binigay niya ang kanyang sarili para maligtas lamang tayo. Diba? Diba, isipin po natin sa ating sarili, diba? Sa Diyos na sinasamba sa kalangitan. Tignan po natin, diba, kapag tayo nasa iyo, ang laki yung mundo. Ang dami pang mga sa mga planets, ganyan. Pero tayo na napakaliit, napansin na tayo. At tayo pa mismo ang kanyang sinagip. Kaya napakaswerte po natin, napakapalad natin, mga kapatid. So yung mga angel na nagkasala, so hindi na sila pinatawad. Pero tayo, pinatawad tayo ng Diyos. At iligtas sa kapamangan. Then sa Galatians, tayo sa kasamaan at ahari ngayon sa libutan, iniaray ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan. Ayon sa kaloob ng ating Diyos sa Ama. Diba? Para tayo may halo, may akala po natin, pagandang paganda ang mundo nito. Pero pasama ng pasama. Para mahamo tayo kasama ito, so pinangkaloob si Kristo. Para sa ating mga kasalanan. Para hindi tayo may mapunta sa dagat-dagatan ako. Kasi yung kasalanan po natin, kung bibilangan po natin, susulat natin araw-araw, hindi kasya dito. Hindi kasya. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa pagmamahal po niya sa ating mga kapatid, siya po yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung po yung unang points po natin. Yung indescribable love God. Kaya, salamat sa Panginoon na tunay na sa pagmamahal po niya at sa mga hinihirin niya tulad natin. Amen? Okay, sa second points po natin, it's because of the nature of gift itself. Dahil sa kaloob ng Diyos, regalo mismo. Kaya nasabi nito sa Isaiah 9:4-9:6, sabi niya, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kamahalang tagapayo, ang mga pangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, kasi dahil po sa nature ng Diyos. Dito nga nagpakilala, dito sinabi ni Isaias, kasi yung panahon po dito, dito yung mga Udyo, mga Israel, mga taga Israel. Tunay nga na wala na silang pagkasa, kasi sila po'y na-exile po sila. Sa'y naalipin. Wala na silang pagkasa. Akala nila, sa sarili na inisip nila, para baguhan ng Diyos. Wala nang sila, walang tumutulong sa kanila. Kaya dito, ipinaalam ni Isaiah na meron pong ipipapanganak na sanggol na magbibigay sa kanila ng pag-asa, na mamahala sa kanila, sila yung tagapayo, siya yung tagapayo, makapangyarihan ng Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Ito'y naganap, di ba? Sa Old Testament, ito po ay isang prophecy na mangyayari. At dito nga, sa New Testament, nangyari na. At ngayon, nararamdaman po natin. Tunay nga, sa buhay po natin, dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ, siya ngayon na mamahala sa buhay po natin. Di ba nararamdaman po natin na tunay nga siya yung kamahalang tagapayo natin. Siya yung nagkakausil sa buhay natin, di ba? So, sa araw-araw ng ating buhay, dahil sa pagbabasa po natin ng kanyang kasulatan, di ba? Siya po yung nagagay sa atin, siya yung nagka-counsel sa atin, isang tagapayo po natin. At siya nagbigay sa atin ng kapayapaan. Tunay nga na kahit marami tayong mga problema sa buhay, siya yung nagbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. Kasi siya yung makapangyarihang Diyos. Kaya ito, siya po ay tinawag ni Apostol Pablo, indescribable na kaloob because siya po ay nagpakilala dahil sa kanyang nature. Tunay nga siya yung Diyos.
So maraming tao, no? Di ba maraming mga religion na hindi nila kinikilala si Jesus Christ bilang Diyos. Kaya marami pong ano, hindi nag-celebrate ng Christmas. Dahil paniwala nila si Kristo, isa lang ano, isa lang angel, propeta. Kaya hindi nila sinisilipin. Pero tayo mapalad tayo. Ang Diyos ang nagpaunawa sa atin. Bakit po natin naunawaan? Kasi siya mismo ang nagkawisan sa buwan. Pumasok siya sa puso natin para maunawan po natin yung kanyang pagka-Diyos. Yung po, yung pangalawang points po natin. At sa pangatlo, because of the grace by which is given. Sabi rito sa Ephesians 2:9-8, sabi niya, dahil sa gandang ng Diyos ay naligtas tayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga, ito po'y biyaya kaloob ng Diyos. In grace. Ito na nga na pag-unawaan po natin yung salitang grace, napakalalim. Yan. Tunay nga na yung biyaya, isang po nga good pleasure, yung mabuting kasiyahan ng Diyos na pinagkaloob niya sa mga undeserving tulad natin. Tayo mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Pero ito'y mabuting kasiyahan niya na tailigtas niya tayo. So, naligtas tayo dahil sa pamagitan ng biyaya. Kaya nga dito, sabi kanila sa verse natin, kaya dito, dahil sa kandamlog ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito yung kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong magawa kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga tayo, wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Tunay nga, na dahil lang sa biyaya kung bakit po tayo nagtitiis. Dahil lang sa biyaya kung bakit tayo nagpapatuloy. Dahil lang sa biyaya kung bakit natin mapagtagumpayan yung mga problema sa buhay po natin. Kaya nga yung biyaya, mga kapatid, hindi ito pinagtatrabuhan. Di tulad naman sa pagtatrabaho natin, di ba? Tayo nagigirap. Nagigirap tayo ng ilang oras, then nagkaroon tayo ng sweldo, ito'y biyaya. Pero hindi yun ang tinutukoy na biyaya na sinasabi ng ating Panginoon. Kundi yung biyaya ito'y ito po ay biyaya, mga kapatid, na hindi natin deserve na tanggapin. Pero ang Diyos, ipinagkaloob niya sa buhay natin. So ang Diyos, ano dahil sa biyaya, kailangan po tayong patuloy na maglingkod sa Kanya. Kasi wala, pag walang biyaya, hindi ka makapagpatuloy. Dahil sa biyaya lang kung bakit po tayo nakapaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Then sa verse, sa point 4, because it brings reconciliation between God and men. Dahil tayo po ay hindi natin maabot ang Diyos, so siya mismo ang pumunta. Si Jesus Christ para tayo pagkasunduin sa Diyos. Kaya dati sabi rin sa Romans, sabi niya, kakaibigan, alang-alang sa pagtumatay ng kanyang anak, kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Di ba dati tayo kaaway ng Diyos? Kabuti ng kaloob ng ating Panginoon. Dating kaaway, di ba? Pag ikaw ay meron kang kaaway, ang hirap, di ba? Hindi mo malapitan. Kahit nagkasundo na kayo, wala yung ano yung dating, iwala na yung dating relasyon. Pero ang Diyos, dati kinapukutan niya tayo, pero minahal. Hanggang tayo'y sanggang sa tabi ng buhay. Ganun yung pagmamahal niya. Hindi tulad natin, no? Minamahal lang natin ang isang tao pag meron tayong gusto sa kanya. Pero ang Diyos, wala siyang gusto sa atin. Pero ang Diyos, minahal niya tayo, ginawa ang kaibigan. Amen?
Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, so, kailangan po tayong magkakasundo. Yung po yung hangarin ng Diyos. Tunay nga siya, Diyos, gumawa siya ng paraan para tayo mapalapit sa Diyos. Ganun din sa buhay natin. Kaya nga, kung titignan po natin yung ating mga kasalanan, tunay ito'y nagbibigay sa atin ng ano, sipirasyon sa Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo po'y sabi niya sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala kang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo parte sa kanyang mga hinira. At dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y nasa kadiliman. Pero, mga kapatid, dahil sa pagmamahal po niya sa buhay po natin, mga kapatid. So, tayo po pinakasundo. At tunay nga, Diyos, no? Tayo po'y makapanalangin na sa Diyos. Natarinig na yung ating panalangin. Kasi nung una, kahit panalangin na ng panalangin, hindi niya narinig. Pero ngayon, dahil tayo po'y kunitid na sa Diyos, dahil si Kristo ay pinakasundo na tayo sa Diyos, ngayon, meron na tayo koneksyon sa ating tunay nga, dahil sa di may paliwanag na kalob ng Diyos, tayo po'y na-reconcile sa ating Panginoon. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, Jesus. Through the death of His Son, we become His people and we belong to His family. Diba? Tayo po'y kasayang. Meron ang pagmamalaki, di ba? Pero mas mayaman ang ating naman, si Jesus Christ. Mas mayaman siya. Kahit mang kayaman yung tao sa mundong ito, walang kadiping sa kayamanan nila. Kasi ang ating Panginoon ang pakayaman, siya ang pamayari ng lahat. Kaya mapalad po tayo na meron tayong Ama, meron tayong Diyos na siyang umamo sa ating mga pagkasala. Kaya nga, may Pasko dahil po sa kaya dapat magsaya tayo, huwag tayong manungkot. Huwag tayong manungkot, mga kapatid. Kasi meron na tayong Diyos na umamos na. Kasi yung Christmas, di ba, sa mga mag-party, kasi di ba, kung yung mga celebration ng ano, parang sinasabi ng ano na, di ba, yung mga tituro nila, love, peace, and joy, di ba? Kaya dapat tayo maging masaya tayo. Kasi meron na tayong joy at peace. Joy to the world. Diba yung kanta? Kaya, salamat sa Panginoon. At last, because it gives hope in the future. So, ang Panginoon ay ibibigay niya sa atin. Yung pag-asa niyo, hindi pa natin ano, na nakakamutan. Kaya nga, yung pag-asa ito, yung pag-asa yung by faith, inasahan po natin. Pamagitan ng paniniwala natin kay Kristo. Sabi na rito sa 1 Peter 1:3-4, sabi niya, upang pabanalin ng Espiritu Santo maging masunurin kay Kristo Jesus at maging malinis sa gisa ng kanyang pagkamatay, nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki nang abag niya sa atin. Tayo sinira ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang niya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Di ba? Yun ang pag-asa po natin. Tunay nga yung pag-asa hindi po makikita sa mundo ito. Kaya nga, dapat mag-tease po tayo. Dapat magpatuloy tayo sa ating paglilingkod dahil meron tayo pinasama. Tunay nga, yung pag-asa nito, sinasabi niya, hindi masisira, walang kapintasan. Hindi kukupas. Kasi yung sa mundo ito, lahat ng nandito, kukupas yan. Gano'ng kaman kaganda,
sang araw yan, magiging kulubot, magiging kulubot ang ating mukha. Walang maganda din sa mundong ito na hindi, ano, hindi pupupas. Pupupas natin din. Pero yung pag-asa na bibigay sa atin ng Diyos sa kalangitan, ito'y hindi masisira. Amen? Kaya nga, yung mensahe ng Pasko ay yung pag-asa. Pag-ibig, pag-asa, at pagmamahalan. Kaya dito sabi niya, we shall be like Him and we shall see Him face to face when His glory is revealed. Amen. Sa banang araw ng ating Panginoon. Kaya nga, pagharap po natin ng Panginoon, ano yung harap po natin sa Panginoon? Diyan tatanungin kung ano yung mga kinita po natin, yung pinag-aralan po natin, kundi tatanungin niya kung paano tayo lingkod sa mundo ito, paglingkod sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, yun po yung ating pag-asa. At yung pag-asa po natin bilang Kanya anak, mga kapatid. So, kaya nga, yung buhay po natin dito sa mundo ito, napakalit lamang. Pero yung buhay natin sa kabilang buhay, napakahaba yan. Hindi lang million years, habang buhay. Kaya, ano yung gagawin po natin? Ituturba natin yung ating buhay sa mundong ito? O, kay Kristo. Kaya, tayo mga kapatid, mahirap paniwalaan na isang araw meron tayong buhay na walang hanggan. Pero, by faith, mga kapatid, dapat tayo maniwala. Isang araw, kung ang Diyos ang nagsalita, isang araw, tutuparin niya ang kanyang sinabi. Bilang anak ng Diyos, we eagerly wait for the glory, yung kaluwatian ng Diyos natin si Kristo. Kaya sabi rito sa Titus 3:2-13, sabi, samantalang hinihintay natin ang ating inasahan, ang dakilang araw ng pagkahayag, nakikita po natin. Di ba yung napakaralan po natin yung last na nag-preaching ko tungkol sa second coming niya? Di ba makikita po natin siya sa alapa? At then sa mga faces ng mga kanyang pagbubong, tunay nga yun mangyayari. Matunay nga na isang araw, makasama po natin ang ating Panginoon. At hatulan niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Kaya, bilang anak ng Diyos, sabi niya, tunay nga na pinatatanda niya tayo na matitirhan sa kalagitan. Diba sinabi niya bago siya umalis? So, maybe yung kagalit mo, katabi mo. Kaya, hindi natin alam kung anong bahay ang tinutukoy rito ang ating Panginoon. So, kaya nga salamat sa ating Panginoon. Natunay nga dahil sa indescribable gift niya sa buhay po natin, tayo po'y napakapalad, napakabuti niya sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, bilang conclusion sa regalo nito, paano natin gagamitin yung ating buhay para sa Kanya? Tunay nga na sinasabi niya na dito ni Apostle Pablo, salamat sa Diyos sa Kanyang hindi mailarawang kaloob. Na tunay nga dapat tayo yung biyayang kaloob niya at yung pagdadalaya ng pagkakasundo sa atin at yung pag-asa na tatanggapin po natin ang atin sa ating Panginoong Diyos doon sa kabilang buhay. Kaya salamat mga kapatid, nawa yung mensahe ito magbigay sa atin ng patuloy na kurajo na huwag tayong mawala ng pag-asa na tunay nga na ating tanging pag-asa lamang ang ating Panginoon. Sa tunay nga na ang pag-asa niya siya yung mismo yung nagkaroon sa atin. Kaya meron tayong porsa na maglingkod sa Kanya. Meron tayong porsa na maglingkod sa Kanya na magpatuloy na paglingkuran po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. So manalangin po tayo. Amang banal Diyos na makapangyari sa lahat, patuloy ka namin pinupuri ang inyong kasalamatan. Salamat po Ama, tunay ang Panginoon na napakabuti mo sa buhay po namin. Tunay nga Lord na ang essence po Panginoon ng Pasko, patuloy nga dahil sa iyo Panginoon sa laki
ng pag-ibig mo sa amin. Tunay nga, Lord, na dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord, ay ipinagkaloob mo, Panginoon, ang iyong anak. Tunay nga na siya po'y nagsakripisyo, siya po'y pinahirapan, Panginoon, at namatay sa cross para sa amin kaligtasan naman. Kaya salamat, Panginoon, sa biyaya nito. Salamat, Panginoon, sa hindi may paliwala kung walang papantay na kaloob mo sa amin, Ama. Natunay nga, Panginoon, Lord, na napakadakila ang kaloob na ito. Salamat dahil sa grace na ito, Panginoon, na kami po'y binilang mo bilang anak, Panginoon. Tunay nga dahil sa laki ng pagmamahal mo sa amin, tunay nga, Lord, na pinatawad mo ang aming mga kasalanan. At patuloy, Panginoon, Lord, na tinuturuan, patuloy na binibigyan ng pag-asa, Panginoon, na magpatuloy kami, Lord, na magingot sa iyo, Maria. Salamat, Panginoon, sa mensahe ito. Nawa, mensahe ito'y magbigay po sa amin ng kurado, magbigay, Panginoon, ng encouragement, kalakasan, Panginoon, na patuloy na gamitin po namin ang aming buhay, Panginoon, Lord, na tunay ang Panginoon, ang bagay sa mundo ito, ito po'y mawawala. Ngunit, ang iyong promeso, Panginoon, na isang araw makasama namin, ay ito po'y tunay, Panginoon, na isang araw, Panginoon, matatanggap po namin naman. Kaya salamat, Panginoon, sa mensahe ito, at naway po'y hindi lang po namin ito narinig, kundi ito po'y may pamuhay po namin sa buhay namin bilang mananampalataya. Kasi sa lahat, Panginoon, ay may sharing po namin, Panginoon, sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo, Ama. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Panay Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pumupuri, Ama. Pinapasalamatan, Ama. Salamat, Lord, Panginoon, sa iyo. Pagmamahal ko sa amin, salamat, Lord, tunay nga, Panginoon, Lord, ang Diyos na buhay, Panginoon, na patuloy na nagbibigay po ang aming kalakasan. At salamat, Panginoon, sa aras na ito, Panginoon, sa tinapay na ito, na simbolo ng iyong katawan na hirap sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, sa pagpatawad po ng aming mga nagawa kasalanan. Ito ay ginagawa po namin, ginaganap po namin, bilang pag-aaral sa iyo na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga sa lupa upang kami magkaroon ng anong kaligtasan. In Jesus' name, pray. Amen. Kayo ang sovereign God, Panginoon, kayo ang Diyos na may control po sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa katas ng ubas na ito, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo. Dugo na buo sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, sa pag-iinis po ng aming mga nagawang kasalanan. Ito po'y ginagawa po namin, ginagawa po namin bilang pag-alala sa iyo na kayo po ang aming Diyos at pagpagligtas. In Jesus' name, pray. Amen. Thank you.
sobrano, siguro lang siya nagbraga ang siya ng Jesus. Sampai